mga kamanukan, magandang umaga po sa inyong lahat mga kamanukan. Dati sa mga previous kong video mga kamanukan, pinakita ko na sa inyo yung ginawa po nating container feeder. So hindi ko napakita sa inyo kung paano natin ginawa. So ngayon mga kamanukan, mayroon naman tayong gagawin na additional na container, automatic container feeder. So ito na po yung mga ang ating gagamitin mga kamanukan. Ayan, itong drill, ito po yung holso, ito yung wood file para pang agurin natin yung butas. Pagkatapos ito naman yung papel diliha, itong gunting, tapos lagari, at saka itong screwdriver. Ayan, so ito po yung lalagariin natin mga kamanukan. So may nakita tayong tinapon, ito po ay biyak na. Ayan po, ayan, biyak na po ito. Ayan, malaking biyak na. So kinuha po natin para lalagariin, gagawin natin automatic container feeder. So para ma-addition na lang po yung pakainan natin ng ating mga alaga manok, para hindi po sila mag siksikan doon sa isang ginawa po nating container feeder. So ayan po mga guys, mga kamanukan, gagawin po natin. Maganda kasi nito mga guys, yung grinder sana, kaso wala akong bala or lead nung yung disc ng cutter disc, cutting disc niya ng grinder. So gagamitin natin lagari na lang. So dandahan lang para hindi po tayo masugatan. Kaulo yung gagamitin natin pag gagawing parang conveyor mga kamanukan. Dito ilalagay natin sa loob. Guys, ayun mga kamanukan, ito po ay naputol na natin. So bali dalawa to, ito yung pinakapakit niya. So ang gagawin po natin mga kamanukan, medyo mas madulas po ito. Ito yung gagawin natin, ilalagay natin dito sa loob. Ito po sa loob mga kamanukan. So gugupitin po natin para insakto po. So ito yung gagawin natin pinakatakip. Ito, yan. So ito yung gugupitin natin para mainsakto.
Lang ang pantay paggupit nito mga kamanukan para mas madali siyang ilagay natin sa loob. Paso kasi natin to sa loob. Yan po mga kamanukan, so nabawasan po natin siya. So ito po ilalagay natin sa loob. Ayan. So nakasya na sa dito mga kamanukan. Yan, so ganun lang yung mga kamanukan, no? So ilagay natin sa loob. Yan. Tapos dito sa gilid, pambutasan natin dito sa gilid, lahat paikot. Yan. So make sure mga kamanukan, ito pong yung dito, hindi sasaya doon sa dito sa may puwit ng ano, medyo may maglagay po kayo ng tansay po nyo, may gap po siya ng mga half inch para mabagsak ninyo yung pagkain. So gagamitin natin to mga kamanukan para ito po yung gagamitin pang tahi. Bubutas na po natin ng ganito. Yan, oh. Yan, dapat dalawang butas mga kamanukan. Ayan. So may butas na. Tapos dito naman sa harap kabila. So ayan. Tapos dito naman, dapat apat para pantay yung pagtahi natin mga kamanukan, hindi siya babagsak. Ayan. Ayan, so meron na siyang butas mga kamanukan. So ito po yung gagamitin natin sa pagtahi para color blue din, kulay blue din yung ano niya. So ito po ay ipapasok natin dito para matansa po natin. So hindi din masyadong mababa mga kamanukan dahil hindi rin babagsak yung pagkain. Dapat yung may gap din sila. Ayan mga kamanukan, no? So ayan po mga kamanukan.
yan. So ano na po natin, itali mo natin yung buhol para hindi po gagalaw siya. So ayan na po mga kamanukan. So sa kabila na naman, dito naman sa kabila para magpantay siya. So ayan. So ganito lang yung mga kamanukan. So ayan na po mga kamanukan, no? Pero apat ang ano natin ito, tahi. So para hindi po siya gumagalaw. So ayan mga kamanukan, tapos na po natin talian dito. Tapos na po natin talian. So ito na yung pinaka-conveyor niya dito mga kamanukan. Dito natin ipasok yung feeds. So ayan, ito paputulin lang natin para maganda. Ano? So susunogin lang natin yung ano para hindi matanggal. Init. Yan. So ayan po mga kamanukan, sinusunog po natin. Ayan. So maganda na sa tingnan. So sunod po natin gawin mga kamanukan ay bubutasan na po natin itong container. So gagamit naman tayo ng electric drill. Itong hole saw. So may apat itong ano nito mga kamanukan, no? Ito yung ibubutas natin.
Ugmara magpakot ko. Gar. Ah? Ugmara, ugma. Ugmara? Kaya ba yung tirawag? Ah. Eh, napagod ang trabaho. So, ito na mga kamanukan na bubutasan na po natin. Ayan po mga kamanukan. So, madali lang siya. Pag mayroon kang pulso. So, kailangan din natin tanggalin itong ano niya para hindi mapuno to. Hindi tayo mahirapan sa pagtanggal. So, ang gagawin natin mga kamanukan, susukatin din natin para parehas lahat yung ano niya. Mga kamanukan. Awa, danok. Ayan. So, may dalawang butas na po tayo mga kamanukan. Sukat na sukat. Tris. Sinukat natin mga kamanukan para maganda din yung ano yung para magkapantay yung layo ng butas natin. Kahit hindi masyadong sukat na sukat mga kamanukan, basta importante ay hindi po magkalapit yung mga butas. Natapos natin pagbutas. Yan. So ilang butas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 butas to mga kamanukan. Meron sa 10 butas. So ang gagawin po natin mga kamanukan, dahil medyo maliit to kunti yung ano niya, dahil to 2 inches na yung butas, magbawas tayo dito sa itaas. Dito po sa itaas magbawas po tayo.
mga kamanakan. So ito isa circle, ito isa medyo malaki na yan. So bawasan natin sa itaas para yung hindi sila mahirapan pag pumasok yung ulo nila. Additional po tayo nitong gumawa po tayo ng additional nitong mga kamanukan dahil po para hindi po mahirapan yung ating mga ibang manok dahil medyo dumami na po yung ating bilang ng ating manok. Ito yung ating mga alagang manok, kailangan gagawa pa tayo. Apat yung gagawin ko mga kamanukan. So nakagawa po tayo ngayon dahil meron po tayong napulot na yung biyak. Tingnan niyo, biyak ng mga kamanukan. Pero ito mga kamanukan ay magagamit pa rin natin. So tatahiin lang natin dito dahil hindi naman tubig yung ilalagay natin, yung feeds. So pag natahi na po ito, hindi na po ito lalabas yung feeds dito. Tiyaga lang mga kamanukan dahil hirap ang buhay ngayon. Pag panay tayong gastos, dapat maghanap tayo ng pamaraan para sa ating mga alaga ding manok. So susunod naman i-vlog ko mga kamanukan, ipapakita ko sa inyo kung saan ako kumukuha ng mga gulay para ipapakain po sa manok. Yung mga Chinese pizza, garbage. Dahil itong lugar ko po dito mga kamanukan, wala pong ano siya, yung damo. So yung ano na lang, yung garbage at saka pizza yung ano natin ay papakain sa kanila pang snack mga kamanukan. Tigas gupitin mga kamanukan. Pero dandan lang. Yung iba mga kamanukan, nakita ko din doon sa hinati po nila. Meron din akong nagawang hinati. Kinat po natin dito tapos binaliktad. Pero parang sa tingin ko pangit o hindi maganda. Mamaya ipapakita ko sa inyo mga kamanukan yung unang gawa ko po. So ilan na lang, dalawang butas na lang, isa na lang butas, last na to mga kamanukan. Last na gupit. Nakaraan kasi mga kamanukan, nakagawa po tayo pero hindi ko po ipakita sa inyo kung paano siya ginawa. So ngayon, meron po tayong napulot kaya ito na po yung time na makita po nyo para makakuha po kayo ng idea sa container feeder. Automatic container feeder. So may wood pile din tayo mga kamanukan, depende sa inyo or liha ba yung gagamitin nyo.
So sa akin, meron kasi akong wood file, kaya ito na ginagamit ko. Half round yung tawag nito, yung wood file, half round to mga kamanukan. So, para maganda tingnan nyo yung ito. Manukan. Tapos na po yung pagbutas natin. Ayan, so ayan po. So kasing-kasya yung mga ano nito, yung kanilang ulo. So ayan. So ito na po yung pinakatakip niya mga kamanukan. So lilihaan lang natin para hindi matalas, kasi matalas yung plastic. Yan. So ito po yung gagawin natin, pinakatakip niya mga kamanukan, no? So dito na po siya lulusot yung kanilang ulo, yung mga ulo ng ating mga alagang manok. So sakto-sakto. So kung mayroon kayong mga sirampayong mga kamanukan, pwede nyo itusok dito para gumanon, kahit umulan, hindi po mababasa yung pakainan po nila. Pwede ilagay doon sa ano. Ipapakita ko sa inyo mga kamanukan yung unang gawa po natin. So ito po yung unang gawa po natin mga kamanukan. Yan. So ito po na kinat po natin yan, oh. So dito wala po kayong makikitang cut. Ayan. So parehas na sila mga kamanukan, pero mas maganda to si buong container. Ito po ay kinat po natin. Nakat po ito. Ayan, oh. Tapos binalikta po natin yung itong ganito. Binalikta po natin para ipasok dito sa ano. Pero mas maganda tong isa mga kamanukan dahil kaysa dito. Pero parehas lang sila. Kaso lang ito hindi na po natin pinutol. Ayan. So testingan po natin mga kamanukan, lagyan po natin ng feeds. Ayan. Lagyan po natin ng feeds. Oh. So pwede natin ilagay sa buhangi, sa ilapag lang natin, pwede natin ipatong. Ayan. Ayan mga kamanukan. Kuha lang tayo ng fish mga kamanukan. Alam
po nga medyo busog yung mga manok ngayon, mga kamanokan, dahil kumain po sila ng gulay. Pinakain po natin ng gulay yung mga yung pinakpakan po ng repolyo at saka ano. So dito lang sa taas yung mga kamanokan. Yan. Habang tinutuka po nila yan, ay lumapit na yung kunsa yung isa, mga kamanokan. So para lumapit po sila, mga kamanokan, lagyan po natin ano, pagkain. So busog talaga sila, mga kamanokan, dahil nakain po sila ng ano, yung gulay. So siguro ilapag natin to, mga kamanokan, sa baba. Oops. So lagyan natin ng handle to, mga kamanokan. Yan.
So lighter dire. Where's the lighter? Ayan. Lagyan natin, sunugin lang natin itong mga kamanukan para mag-ano siya. Lalaparin natin. Para hindi matanggal. So dito naman sa kabila mga kamanukan, lalagyan muna natin naman to. Init mga kamanukan, mainit. So ayan na po mga kamanukan, tapos na po yung ating ginawang handle. Ayan. Ayan. So, okay na yan mga kamanukan. Tapos na. So, okay pa sa all right mga kamanukan. Lalagyan na po natin ng handle mga kamanukan. So, lalagyan na natin ng ano yung feeds. So ayan na mga kamanukan, nilagyan na natin ng feeds. Ayan. So pwede natin ipasok tong lobby dito sa loob mga kamanukan para hindi po sagabal para sa ating mga manok. Pwede din natin isabit tong mga kamanukan. So ganun lang mga kamanukan. Ayan. So madali lang. Ayan po mga kamanukan, unti-unti na po nagsilapitan yung ano natin. Manok. Ayan. So tingnan natin mga kamanukan, ganun yung mga kamanukan, oh. Yan. So unti-unti nang naglapitan yung ating mga manok. Pero actually mga kamanukan, busog na po yan sila dahil naglagay po tayo nila ng snack yung mga gulay.
So meron din dito sa loob mga kamanukan. Ah, dalawa na po yung ginawa natin. Ayan po mga kamanukan, dito na po nagwakas or natapos yung ating ginawang automatic container feeder. So ayan po, nilagyan ko na po yan para bukas, naman yan. So ito dahil wala po yung mga ibang manok natin dyan dahil busog na busog po sila dahil apat na bisis na yung nagbibigay ng kanilang pagkain yung gulay. Saka maglagay po ako ng kaya nilalagyan po natin yan mga kamanukan dahil para bukas, dahil ako po ay late darating. So ipapakita ko sa inyo mga kamanukan yung binigay natin mga gulay nila. So ayan po, so ito po yung binigay natin gulay po sa kanila mga kamanukan. Pure gulay po yung binigay natin. So kahit nandito yon sa lupa yung mga kung natawag well, mga nalaglag, yung mga nalaglag dito mga kamanukan ay kakainin pa rin nila yan. So bukas yan wala na talaga. So pure gulay yung binigay po natin. Ayan. So dito naman sa kabila. So dito din mga kamanukan naubos din nila. Naglagay din tayo kanina dyan, dalawang beses din. So ayan po, dito din titingnan natin sa kabila. So dito din mga kamanukan naubos din. So ayan po, masarap po para sa kanila yung yung Chinese pizza at saka garbage mga kamanukan. Ayan. So ayan po mga kamanukan, maraming salamat po sa inyong pagpapanood dito sa ating video, sa ating paggawa ng automatic container feeder. So ayan po mga kamanukan, ayun po, kahit konti na lang yung pinakita ko sa inyo na binigay ko pong gulay. So apat na beses talaga ko sila binigyan ng gulay ngayong araw na ito mga kamanukan. So ubos pa rin nila. So sa isang linggo mga kamanukan, dalawang araw ako magbibigay sa kanila. So ayan po mga kamanukan, hanggang dito na lang po yung ating video. So maraming salamat. At sa mga baguhan dyan or mga naligaw dyan sa ating Munting Channel, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating Munting Channel mga kamanukan, ay please subscribe na rin po yung ating Munting Channel. Dahil po tayo po ay baguhan lamang sa pagbablog. At yun po ay ikatutuwa ko yung ang inyong pag-subscribe sa ating Munting Channel mga kamanukan. So maraming salamat. At huwag kalimutan din yung pindutin yung notification bell mga kamanukan para ma-notify or kung mayroon po tayong mga bagong video or gagawing video mga kamanukan, ay updated rin po kayo palagi sa ating mga video mga kamanukan. So hanggang dito na lang po at maraming salamat ulit. So God bless you all mga kamanukan. Babu.